Hey, what's up mga boss, mga nangangalat. So yun, may tuturo tayong tutorial sa inyo. At saka makatuturong inyong pagmimekaniko at sa pag-aayos ng sasakyan at pag-DIY. Yan, so magsimula na tayo. Kung nakikita ninyo, may dala-dala tayong electronic throttle dito. At saka, alam nyo naman kung ano to, sumap sensor. So ang ganda pala ng view natin ngayon mga boss is nasa likod natin si Mount Fuji. Ayan, so goods yung ating view ngayon. Ayan mga boss, so mag-start tayo ngayon kasi marami kasing nag-DIY, marami nagtatanong sa atin about paano ba linisin ang throttle body, lalo na sa mga DA64, sa mga DA17 kasi mga RO6A engine, is ganito na ang throttle. So electronic na siya. So wala na siyang mga maraming sensors, wala na siyang IECB. Ito is combination pa rin ito ng may throttle positioning sensor pa rin ito, pero enclosed na siya. So wala, hindi na ginagamitan siya ng cable. Start tayo mga boss sa paglinis nito. Sa throttle body pala to ng Toyota 1NR. So ito yung mga makina ng mga Toyota Veloz dyan sa Pilipinas. Kasi dito sa Japan maraming pinagamitan ito. So 1NR engine. So ito. So may ano tayo, savings. So ito rin sa 1NR Veloz din to. Ayan, so mga goods pa ito. Ito is may ano lang, kumbaga may mga korosyon dito sa kanyang bunganga ng kanyang throttle. Ayan. So ito siya mga boss. Kulang lang ito sa linis. Ayan, so tips lang sa paglilinis ito mga boss. Pwede kayong gumamit dito ng carburetor cleaner kung dito lang kayo maglilinis. Ayan, sa kanyang bunganga. Ayan, dito. Tapos dito. Kasi nagbibuild up ito ng carbon. Ayan, makikita ninyo may mga carbon deposits. Ito is medyo madumi lang to kasi hindi na ito nagagamit at tambak lang. Ayan, so kapag naglilinis kayo dito mga boss, huwag na huwag kayong gumamit ng mga flat screwdriver para sungkitin yung mga ayan, yung mga carbon deposits para sungkitin. So gumamit kayo ng carb cleaner. So pwede rin contact cleaner or brake cleaner, parts cleaner. Ayan, pwede dito mga boss ha. Napakabilis naman ito linisan. Spray lang kayo ng carburetor cleaner. Pwede dito. Tapos gamit kayo ng toothbrush or anything na din yung panglinis dito. Huwag lang yung mga pointed or yung mga metal like a flat screwdriver. Kasi kapag nasugatan itong gilid ng kanyang butterfly or throttle body or throttle valve, so mangyayari dyan mga boss is hindi na siya mag-close fully. So may mga air gap na. So mangyayari dyan yung minor ng ating sasakyan is hindi na siya normal. Kumbaga magkakaiba sa kanyang minor. Yan kapag sugatan to kanyang throttle valve. Ayan mga boss, yan yung tips natin. Huwag kayong gagamit ng mga matutulis na bagay. Dito naman tayo mga boss sa map sensor. Kasi kalimitan ito yung nagiging dirty or kumbaga maraming dust. Kasi kapag itong map sensor ang nagka-problema, kung mangyayari dyan mga boss is yung sasakyan mo is malakas sa gas. Ayan, so minsan ang minor, so magkukos din ito ng low power. Minsan magchi-check engine. Pag naglilinis ka dito, huwag na huwag kang gagamit ng carburetor cleaner. Yan talaga yung ano ko mga boss. Tips ko, ayan, sa mga DA64, ayan, mga K6A engine, or kahit na anong may engine na may ganito, tapos may mga IECB. Yan, huwag na huwag yung gamitan ng carburetor cleaner mga boss. Ang gagamitin nyo dyan is contact cleaner or circuit cleaner. So yan yung pang ano, pang electrical talaga. Kasi itong contacts nya dito mga boss, ayan, yung nagre-read ng airflow. So airflow sensor kasi to, yung mga dumadaan na hangin is siya yung nagka-count or nagde-detect. Ayan, so isi-send nya sa ECU. Tapos ang ECU na yung magde-decide kung ganito karami yung hangin na dumaan. So ganito karami din ang i-inject ko na fuel. Applicable to sa diesel at gasoline. So, ang mangyayari kasi dyan mga boss, kapag ito is naging dirty na to or marami ng dirt particles dito sa kanyang sensor, ang nade-detect niya is kunti lang yung hangin na dumadaan. So mangyayari mag-low power ang engine. Minsan, kung may nag-block dito, ang ibabato niya sa ECU is kumbaga malakas yung hangin na dumadaan. So hindi tama yung ibabato niya doon sa ECU. So ang ECU naman, ang dami palang hangin na dumadaan. So, dadagdagan ko yung fuel. Kaya, yung mga diesel is maitim yung usok. Kaya, isa rin to sa dahilan na yung mga diesel engines, lalo na sa mga CRDI, ito yung dahilan kung bakit nag-black smoke. So, marami namang dahilan sa black smoke. Pwedeng air filter, pwedeng map sensor, pwedeng butas na hose, galing sa turbo, papunta sa intake, or sa throttle. Tapos, maduming fuel filter, EGR, turbo, at mas worse, injector. Ayan, so maraming i-consider natin. Siyempre dito tayo sa pinaka-basic. Air filter, tapos dito. Kasi ito kalimitan, merong mga dust particles. Kaya, hindi na tama yung binabato niya sa ECU. Sa paglinis nito, huwag na huwag kayong gumamit ng carburetor cleaner kasi magkakaproblema talaga kayo. So, pwede nitong lagyan ng diesel,
Yan, itong sensor niya. Pagkatapos yung lagyan ng diesel, gumamit kayo ng contact cleaner para malinis niyo ang sensor. Ganon din sa IECV at sa iba pang sensor. Ayan, so yan yung tips natin mga boss. Sana may nakuha kayo sa ating throttle body, electronic or not electronic na throttle body at saka map sensor. So thanks for watching. God bless a lot. See you at the next video.